nandyan, back in yun again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Ngayong araw guys, meron tayong lilinisin na sapatos at i-re-restore natin. So last vlog, sinabi ko na paupotiin natin yung midsole ng sapatos ko. So ito siya, pang. So itong Puma natin guys, ito. So makikita nyo, nag-yellowish na siya. Bababaan natin ng brightness para makita nyo. Ito yung tatrabawin natin dito sa vlog natin. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung kulay puti na midsole at ito siya. Ayan. So makikita nyo, kulay yellowish na siya talaga. Ayan yung topic natin dito sa ating vlog. At dahil nga na-stock yung mga sapatos natin dahil sa quarantine at hindi tayo makalabas last year at nung nakaraang buwan, yun yung nangyari sa ating sapatos. So yun talaga yung mga problema sa sapatos kapag katagalan at hindi mo nagamit. Ngayon na-action na natin itong sapatos natin para magamit natin. At crispy pa tong sapatos na to. Ayan guys. Ayan. Leather. Ayan yung ilalim niya guys. Crispy pa siya. Ayan o. So alam naman natin na marami nang naglalabasan na oxidizer o pwede natin gamitin para sa sole na naninilaw. Pero sa atin magiging practical tayo dito sa ating vlog kasi meron ding murang solusyon para sa midsole natin. So itong Gremod, which is 30 pesos lang to. So nabili ko tong oxidizer sa HBC. So mga bilihan ng mga ano yun, pangkulay, ganyan. So samahan nyo ako guys, linisin natin itong sapatos at ibalik yung dati niyang puti. So ano pa hinihintay natin? Come on! Peace! Oo nga pala guys, nakalimutan ko, itong isang pair hindi natin lilinisin kasi ito yung i-compare natin mamaya kapag natapos natin linisan itong isa. Ayan. So, isa lang yung lilinisin natin para mamaya i-compare natin yung before and after niya. Okay guys, so ipiplex ko lang sa inyo yung sapatos at ito na yung nalinis natin. Ayan. Ayan, so medyo madilaw pa siya. Ayan, flex ko sa inyo. Okay guys, so ang gagawin natin next is lalagyan na natin ng Bremod. So itong oxidizer na 12%. Lalagyan natin ito, tapos lalagyan din natin ng sabong panlaba na powder. Imimix natin yung oxidizer, tapos itong sabong panlaba, tapos i-apply natin dito sa ating sapatos. So yun lang guys, yun lang yung gagawin natin, tapos babalutan natin ng plastic. So, yun. Okay guys, so tapos na natin malagyan ng plastic itong sapatos natin. So ito na yung naging itsura niya. Ayan. So ngayon is papa-arawan na lang natin itong sapatos natin. So ngayong araw is makulimlim. Ayun o. Wala yung araw pero tatry pa rin natin ilagay doon. Lalagay natin doon. Para kahit papaano maarawan yung ating sapatos. So let's go! So yun na guys, nalagay na natin yung sapatos dun sa bubong. So papaarawan lang natin na isang oras. So titignan natin kung ano yung magiging resulta ng sapatos dun. So waiting lang tayo. So update ko na lang kayo mamaya. Peace! A few moments later. Okay guys, so umaraw din. Ayan, so mapapansin nyo, ayan yung araw. Ayan. So ito na yung ating malupit pang sapatos. Ayan, nakabilad sa arawan. Okay guys, so 6:22 ngayong araw. Ngayon ko lang kayo na-update kasi may pinuntahan din ako ngayong araw. So magagabi na.
Alas 6 na ngayon. So yung sapatos, nandito na guys. Nakuha ko na kanina. Umalis lang kasi ako. So ito na siya. Ayan, so pumuti na siya. Ayan oh guys oh. So lilinisin na lang natin yung sapatos. Tapos i-compare na natin dun sa isa niyang pares. Para makita nyo kung gaano siya pumuti. Update ko na lang kayo. Peace! Okay guys, buksan na natin itong sapatos natin. Ayan, so mapapansin nyo na yung kulay. Ilang oras ko din itong binilad sa araw, nakalimutan. So ito na nga guys, tapos na natin linisin yung sapatos at ipapakita ko na sa inyo yung resulta. So ito na siya guys. Bang! So ipapakita ko yung isang pair na itong sapatos na to. Comparison dito sa nilinis natin tapos yung hindi natin nilinis. So bababaan ko lang to ng brightness para makita nyo yung comparison. So yun, tara! Montage natin sa sapatos at napakita ko naman sa inyo kung gaano pumuti yung sapatos natin. So hindi natin makakamit yon sa tulong ng oxidizer na 12% na itong Bremod. So kung nakatulong itong video na to sa inyo, so i-like mo na to kung nagustuhan mo. So tapos na natin yung mission natin dito sa ating vlog. Ayan, napakita ko na nga. So 100% effective tong Bremod na sapatos natin. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. At maraming salamat sa 1,490 na subscriber ko. At sana madagdagan pa kayo. At nakabit na natin yung requirements natin dito sa YouTube. So na-reach na natin yung 1,000 subscriber. At na-reach na rin natin yung 4,000 watch hour. So hanggang dito na lang guys. Ayan, so nakita nyo na itong sapatos ko. At magagamit na rin natin itong sapatos. At pwede na natin pang forma. So hanggang dito na lang. Peace! I'm out!